So sabi ni Yelo, ba't mo i-inventuin yung talong kung di mo gagamitin? Oo. Lagyan mo ng itlog para torta. Lagyan mo ng itlog lo para torta. Pero ito, ketchup na lang kulang mo nun, solve ko na. Pre, ito ha. Ha? Nando, nilalayo ko yung mic. Nando Yamaguchi Yaha, si Ewe. Nilayo ko na, relax lang. Nando Yamaguchi Yaha, Ewe, at saka si Lucify. So si Yaha, kilala rin natin yan. Ang dila natin kilala rito, si Lucify. Pumunta sa kabila. Sa kabila naman, it's Firo, sa Yonix, Jabami. Sa Apno. Saan promote mo sa page mo? Sino, ah, sige. Sino yung Jabami dito? Merakel? Post natin. Si Saitama, sino yung Saitama? Ito, WG Saitama. Si Screen ba to? Ah, wala si Screen ngayon. Radiant team pick. Si Saitama ba si Play Solo ba to? Tingnan mo nga. Hindi, si Saitama eh, si ano yan, si Belo. Si Belo, si Saitama. Belo. Firo, Sayonix, Saitama. Hindi, eh, wala si Play Solo rito, sir. Si Play Solo sa WG na naglalaro. Kanina naglaro siya sa WG. Si... Ay, sa CG pala. Sa CG. Sa WG tuloy. Sa CG. Sa Clutch Gamers. Si Fly Solo. Oo. So, wala si Fly Solo ngayon, mga sir, tsaka si Screen. May stand-in sila. Ang stand-in nila, yung Malaysian player, finally. WG Unity with a Malaysian player. Si Sayonix, lalaro dito. Hindi ko kita kung sino-sino sila eh. So, Firo, Sayonix, si Velo, Miracle, at saka isang stand-in. Wala si Screen dito, at saka si Fly Solo, mga sir. Nasa Clutch Gamers daw lumalaro si Fly Solo. Wala ka sa Dota, sir? Kimo, wala kang ano? Wala kang spectate dyan, mode? Dota? Pwede. Panoorin mo para makita mo rin yung mga picks dito. Pati check yung mga natin. Ah, sige. Yeah. Sige. Nakikita ko naman eh. Pinapanood ko tong Twitch natin eh. Yan. Mas malang delay sa Twitch kaysa sa Dota. Kita mo yung 3 picks ng Neon. Oh. Ang daming sponsor ng Neon ah. Puro Chinese ah. Oo, okay, baka nga pag... Painan ako, bo. Painan ako. Baka nga pagdating ng araw, may mga kotse na yung mga yan eh. Pang... Big time ba to? Big time ba to? Daming sponsor eh, pero ito first 3 picks ng Neon dito, nilabas kagad nila yung Visage. Ah, magja-jacket na ako. Lumalabas yung toko natin mga sir. Visage Earth Spirit mga sir. So merong Visage. Nabutan ako lang ano eh, TI jacket eh. Radiant team pick. Which doctor? So okay na, di ba? Nando Carry, Yamaguchi mid. Ah, siguro itong Visage tingin ko nalalaro nila eh, ito ng Neon. Malamang pre-practice nila to. Kasi yung mga team na umahydrop ng Visage is ano, komportable sila sa hero mo. Kaya nila inahigit. Oh, confident sila na ipapanalo nila yung game. Second pick nga mga sir, yung Visage dito, together with that Earth Spirit. Sino support dito sa Neon? Si Ewe, isa. Offlane nata si Ewe, hindi ba offlane si Ewe? Si Yaha support. Yaha carry. Yaha support nata to. Carry ba si Yaha? Alam nga naman si Nando mag-support. Alam, malalaman natin, hindi ko pa rin napapanood maglaro to si Jingoy Mastery pare. Kansiran yung Jingoy Mastery team na to mga sir. Yung kabila, ganun din. Wala rin support yan mga sir. Wala si Screen tsaka si Fly Solo. So baka si standard player dito yung support, pati yung either Velo. So let's see mamaya yan, medyo magulo pa ngayon. 3 picks ng WG Unity, Venomancer, Slardar at tsaka Witch Doctor, Seb. Oo nga. Okay naman, kasi tama, isa rin yan eh. Kaya nag-visage yung high pick, visage agad yung ano, sila Ewe. Di ba 2 pick sila Ewe dito? Oo. 2 pick sila Ewe dito eh, no? Oo. Kasi di ba, Venom first pick yung kalaban nila. Kapila. So, hinidropan na rin nila ng visage. Okay naman si visage pag may Ben eh. So, ayan nga. Yung nga kanilang 2 picks. Sa totoo nga, ang ganda nga eh. Compare dun sa hero nung WG, mas maganda yung... drop ng Neon. Depende na lang kung ma-execute nila. So far, dyan sa 3v3 na pick nila, lang yung Neon dyan. Ang dami nag-i-spam ng mukha ni Ewe sa Twitch chat ha, pero yan, juggernaut ni Nando yata ito mga sir. Mga subscriber natin yan, sir. Kaya meron kayo yan. Pag nakita niyo yung yadup-yadup face, alam niyo na kung bakit. Pero ang dami nalungkot, Seb. Ang dami nalungkot. Kasi akala nila makakachamba na sila kay Neon kasi kilala nila yung Neon eh, si Ewe, si Nando. Ang problema, oo, maraming na sila. Hindi nilagay sa VP game. Wala to sa VP game mga sir.
Ah, so, oo nga, no. Sayang. Palag-palag sa WG eh. Ubus, hindi sa nanalo sana ang mga Betlord na Pinoy. Yun nga, pero unfortunately, hindi nilagay yun. Trinay ko PM eh, pero hindi sumagot eh. Fourth pick naman ng Warriors gaming dito. Ayan na yung Queen of Pain ni Piro. Kumbaga nagkaroon din ng roster change to, ah, na wala si Fly Solo. Ah. Sino pinalitan ni Fly Solo sa kabila? Jeyo? Seb? Ah, hindi. May tinanggal silang support eh. Sino ba yung isa nilang support? Boombox. Ah, si Mac. Si Mac umalis. Si Mac wala doon. Wala na si Mac. Kasi si Jeyo mid kanina eh. Blood Seeker mid si Jeyo kanina. Tapos si Armel yung nag-void. So, si Mac yung nawala. Ah. Ah, okay. So, CG na ulit. Guys, breaking news ha. CG na ulit si Fly Solo. Kasi pumunta na siya ng Thailand. Tama? Pupunta siya ng CG eh. Mm. So, Boombox, Fly Solo, return. Sa support. Malamang sa malamang, yung madup lang si Kuya Fly Solo mo dun sa Thailand. Sa Thailand. Or baka nabiktima pa ng lalaki yun doon. Hindi natin lang. Nung mga lady boy natin. Mahirap doon, mahirap doon. Medyo 50-50 tayo doon. So, minsan hindi yadup makikita natin. Kailangan sigurista ka ron. Galing sila Kimuro nung ROG C-Cup nung Thailand. And nag-champion sila ron. Tama, Seb? Nag-champion kasi sa Thailand, di ba? Nakalaban namin. Faceless yung nakalaban namin. Faceless yung nakalaban nyo. Sila Ice. Magandang gabi sa ating mga tropang YouTube dyan. Pasensya na kayo. Magandang gabi rin, mga sir. Magandang gabi. Buti na imbitahan ako mo dito. Salamat na imbitahan mo ako dito, Kuya Nick. Yes. Buti nga matino. Ang plano, buti, laban. Buti matino yung mic mo at saka yung headset mo. Yung ano mo, internet mo. Hindi pumapaltok. Eh, pag Skype okay eh. Pag Discord kasi eh. Puro pandemic mangyayari doon. Ang pangit nung sounds. So, fifth band dito ng WG. Batrider, Instapick, Team Verso sila. Mukhang alam nila yung gagawin nila rito. Wala so far kasi maganda mag Team Verso yung lineup nila. Kaso, tingin ko, pag nag-OD yung Neon dito, mahirapan sila. Maganda mag-OD yung Neon. Kompleto yung lineup nila. Eh, kala ko ba Visage Mid to? Visage Mid yung kabila. Pwedeng Visage offline yan, ah. Okay. Parang ice. Normal na ngayon. Lagi naman ginagawa ngayon na yan, eh. So, we will see. Pwedeng mid or off lane yung hahanapin ng Neon dito. Guys, again, yung Neon Esports Filipino squad yan. Okay? Nasa Taguig yung bootcamp nila. 10 seconds. Alam mo, ngayon ko lang napansin, si Nando pala captain itong Neon. Oh, yun nga. Siya yung nag-draft nga, si Nando. Nakakuha ng strategy sa'yo. Kuya Fernan! Nakakuha sa'yo ng strategy, pero ito si Yaha. Kita ko nga yung mga picture ni Kuya Nando ngayon, ano, Nick? So, mataba na ni Nando, tumataba na. Lumulusog na ang kuya mo. Puro kain eh, puro kain. Mm-hmm. Picture sa kainan eh. Pre, Yaha, Tinker. Aya, Maguchi. Lagi pa naman kasama ni Nando yung girlfriend niya. Siyempre, kain sa umaga, kain sa gabi, kain pa yung sa tangali. Malamang, sold talaga, tataba. Everyday kain, no? Oo. Yamaguchi support, Seb. Yamaguchi, si Terong Blade. Terong Blade support to. At saka si Lucify. So maganda rin, offlane Ewe. Naku, si Kuya mo Ewe, Jingle Mastery. Ice. Oh, sabi ko siya, lalaro na niya yan, no? Confident silang dyan sa second pick message nila. So, papakitaan tayo na ito, ha? Let's see kung tatalong o hindi. Pagtatalong, alam mo namang semi-veteran yan si Kuya Ewe. Pagtatalong, spam nyo na lang yung emote ni Ewe dyan sa Twitch chat. Ganun talaga. Oh, syempre. Pero pag nanalo, yan talaga, eh. Purihin nyo rin, okay? Jingle Mastery naman pag nanalo. Sa kabila, shoutout din sa inyo, pre, ha? Ayan nga. Medyo malilate yung mga shoutout ko kasi syempre, alam nyo naman. Delay ng konti kami rito, mga sir. So, kabila naman for WG Unity, wala yung kanilang wala yung kanilang support duo. Wala si Screen tsaka si Fly Solo. Ang nag-support dito, pare, si Velo. Velo tsaka yung stand-in na player nila. Hindi pa natin alam kung sino yung stand-in. Si Velo yung ano, Team Verso, kuya. Sabi mo, Jabami si Velo. Jabami. Sa itama si Velo. Ah, Miracle. Yung Jabami, si Miracle yun. Okay. Sino tong isang player nila? Check mo nga yung profile, lo. Check mo. Ako. Try ko, baka pa rin ko. Ito. Si Onyx yung isa eh. Check na. Ito, ako mag-ito. Si X-Nova yung Witch Doctor. X-Nova. So, wala na nga si Screen. Wala si Screen, tsaka si Fly Solo rito, mga sir. Game number 1, ESL Hamburg. Live tayo ngayon together with Execrations Captain Kimo. On the side of Neon, Nandon, Juggernaut, Yamaguchi, Rubik, Lucify, Earth Spirit, Yaha, Tinker, Visage ni Ewe. Sa kabila naman, Fero, Queen of Pain, Psyonix, Venomancer, Velo, Team Verso, etong si Miracle, yun natin nilang hard carry ngayon, support, Slardar,
and then si X Nova on Witch Doctor. Sino tong ano to, sir? Yung Earth Spirit. Kilala mo tong Earth Spirit, Kimo? Lucify? Si Lucify, lagi kong nakakalaro yan sa FAB, hindi ko ka-close. Okay. Pero, hindi to smart account ng kilalang player. Talagang use Lucify pangalan niya. Yung Lucify talaga yung pangalan niya. Nakakalaro ko to sa FAB. Mm-hmm. Kailan po TNC tsaka Execration? Bukas, lalaro yung Execration alas 8. Kakalabanan nila yung mananalo ng Fire Dragon, pati yung 1020. Yung sa kabilang, yung kabilang naglalaro na ngayon yun. Sir, pero yan na. Nagkabigay. Grabe naman si Yamaguchi doon. Terong Blade. Terong Blade is real, mga sir. Nakakuha ka agad yung Rubik. Siya lang mag-isa ron, ha? Hindi ko alam kung anong ginagawa niya ron, pero binigyan siya kagad. Tunay na Pilipino kasi Kuya Nick si Terong. So, napalaban, nag-irian. So, lumaban na. Oo, yun. Yun yung maganda explanation doon. Napalaban na. And, nag-irian yung Pilipino, eh. Unfortunately, First Blood resulting sa WG. So, yung WG, wala na Filipino player to. Seb? Oo, oh, wala na silang Filipino player. Ang malungkot lang din sa pagka-First Blood niya is si Piro pa yung naka-First Blood. So, malamang sa malamang, sobrang daming item nito level 1. Queen of Pain, guys. Mid-Queen of Pain ni Piro. Oy, tama na, ready na yung salve niya, pati yung circlet niya, papunta na sa kanya. Aago pa dapat yung Team Verso doon. Ay yung Slardar doon ni Miracle. Unfortunately, ang ganda ng lift ni Yamaguchi. So, ang laning natin ngayon, pare, Velo bot lane versus Juggernaut tsaka Rubik dual lane. Gitna, magro-roam yung Lucify Earth Spirit. Baba ka pa niya yung Tinker para sa early boots of travel. Actually, ang hirap nitong side nung Neon ngayon, kasi parang sobrang kinontra sila nung lineup nitong WG. Tinan mo, nag-team versus offlane kasi itong kabila. Which is, may hirapan silang patayin once na magka-poorman. Kaso hindi naka-poorman eh. Tapos, Timber Chain pa yung first kill. Siguro magagawa nila ng paranto early. Makakawawa nila to. Ayan na nga, mga sir, tinuloy na nila. And then, agad. Yung spin, may left ba? Haras-haras lang muna rito. Oy, Mayor! Patay ko. Telekinesis! Okay. Yamaguchi! Nagirian ka, siyempre. Binawian. Yan, dapat yan yung ginagawa kapag tumanga ng skill yung kalaban. Kasi na-force lang naman si Velo talaga maglagay ng second skill para ma-first blood si Terong eh. So guys, ayan na. Kaso, ayan. Nakita nyo yung kahinaan na pag mga katapat nyo, Bristleback, Timberso, Centauri makukunat. Pag level 1, hindi pa ganun kakunat yan. And tinake advantage yun nung Neon Esports. Wala pang reactive armor that time, yung Timberso. Tsaka mali rin kasi si Tingo, mali yung first item niya. Dapat nag-4-man lang siya dito. Kung 4-man siya first item, hindi ganyan kagrabe yung harasahan niya. Hindi siya mamamatay for sure. Piling ko mali ng item choice na si... Nakabawi na si Terong, ha? After nung first blood, ha? Balag na siya, pero mid lane. Ito si Yaha, hinaharas. And ang gandang fairy fire nun. So surviving against Piro dito. Ito si Yaha, mga sir. Dati ng MMR Warrior. MMR... Oy! Gagi! Tumalong! Nasolve niya yung ano. Gigreedin pa niya rito yung Tinker. Pero alam ni Yaha, eh, no? Anticipated. Patay si Yaha kasi... Oh. Kuya Nick, alam mo yung nangyari sa kanya? Ano? Pinap niya yung salve. May poison pa siya. So, jumalone pare. Naka-shadow strike pa. Hindi siya mamamatay. Oh, shadow strike pa siya. So, alam din ni Firo yun eh. Kaya nag-salve din siya on his end eh. So, akala natin yun na outplay na ni Yaha itong Queen of Pain. Pero unfortunately, alam pala ni Firo. Calculated pala yun, mga sir. So, na-solo kill yung mid lane doon. Lalo na siyang... Alam mo, lalo nang mahirapan si Yaha ngayon. Tingnan mo, nakabote. Double null na yung club. Ako first blood kasi itong copy. Tapos nagpapatay pa siya. Oh. Early tingin ko mamaya dapat ismoke na nila to eh. Pag nag-4 yung Tinker, try nilang ismoke. Kailangan ismoke kasama si Ruby. Spirit. So, eto bot lane. Nando, nag-farm pa rin yung Drafter, pare ah. Drafter ng... Drafter carry yan! Parang hindi ko makapaniwala. Parang hindi ko makapaniwala. Hindi ko ma-imagine eh. Galing na... Siyempre, nandiyan si Ewe. Nandiyan si Ewe eh. Pati si Yaha, kahit pa paano, mga captain naman yun ah. Hindi ko lang in-expect na si Nando yung captain nito. Malay mo naman, ito yung the future. Nando the future. Raptor. Kaso, tignan mo yung ginagawa ni ano, naiinisaw dito sa ginagawa ni Miracle. Nagsasayang ng oras. Level 1 pa rin siya, 3 minutes. Yung Slardar, mga sir, yan. Yung Jabami, si Miracle yan. Usually, makikita mo yan sa gitna, hinaharas na yung Tinker. Para baka pa niyang Queen of Pain. Pero yung kaso tingnan mo, wala siyang ginagawang pressure. Tapos yung kiop nila, kahit lamang na ng early, na-pre-pressure kasi yung Earth Spirit tumatambay dun sa kiop eh. Ang galing talaga ng drop ni Nando.
Napakagaling ng drop ni Nando. Lupit-lupit pala si Kuya Perna. Si Price Tag kasi si Nando eh. Kilala niyo ba yung rapper, si Price Tag? Top lip top, oh, top lip top. Oh, hindi mo rin kasi pwedeng giriyan talaga si Kuya Perna. So yun, nahuli pala si Ewe, hindi ko nakita. Top lane yung Visage. Nagbunga yung patience ni Miracle ah. And makakakuha pa siya rito ng bounty rune. Easy bounty. Sa wakas, nagto na siya. Swerte-swerte ang kuya mo. Nag-change position si Miracle, yes sir. Wala nang si Screen at saka si Fly Solo rito. On the support role, it's X, Nova, and Miracle, mga sir. Dating hard carry, 4 na ngayon. Wala pero kuya, kung ako yung tatanungin mo dyan sa mga position-position na yan, yung Jackhammer yung the best. Anong Jackhammer? Nakuya, yari tayo dyan. Yari tayo dyan. Basic lang yun. Okay, okay. Hindi tayo mayayari dyan. Ayos, ayos. Jackhammer, yung depende rin sa inyo kung paano nyo i-interpret yung mga sir, ha? Pero, ito, tutuloy tayo. Eh, may rotation. Tignan mo, na? Nakapag-seek out. So wala pa rin. Okay lang, di naman talaga mamamatay. Pero na-pressure niya lang. Nakita pa siyang nakadidi. So matatakot yan si Kyop. Mas makaka-farm si Yaha. Sa mga tatlong sa Jackhammer dyan, steady nyo na muna dyan yung ano nyo, goal tip nyo ha. Pag Jumakhammer kayo, dun yun na lang bilisan. Okay, pero ito. Si Saitama on the bot lane. Velo, ngayon nakakaharas na si Velo rito. Pero yung CS niya malabo pa rin, Seb. Malabo pa rin yung CS niya rito. Yan nga kasi yung nag-suffer kasi siya dun sa level 1 timber chain niya. Tapos yung first item pa niya hindi poorman. Kung poorman talaga to, kawawa sila na. Alam ni Nando sa sarili niya yan eh. Nakabawi rito ang kuya mo. And si Jabami, sumama pa. Wami Yu. Sumabit. Uso yan eh. Dalawa sila na matay. Kahit sa mga jeep sa Pilipinas, nakikita niyo yan yung mga sumasabit. May tanong dito, Kimo. Ano? Meron daw, may tanong dito. Ikaw ba talaga daw yung nag-like nung page nung Pinay Scandal ba yun? Hindi ako yun, hindi ko magagawa yun mga guys. Wala, hindi daw siya yun sir. So galing na kay mismo yan ha, live tayo ngayon. Hindi siya yun. Pero yan, si Firo na naman, talon ng talon. Aggressive din tong si Firo eh, no? Matapang. Kaso ayun na, nababarubal na sila ni Saitama. Kaso mamamatay ata. Nice. Namatay. Ang ganda ng rotation. Akala ko mamamatay pa si Terong eh. Muntik pong mamatay si Terong dun eh. Nandiyan na naman yung Earth Spirit. So, palaglan ng palaging Earth Spirit. May mga hindi tumatamang itong ga. Pero mukhang itong si Lucify eh, Earth Spirit Lord Kuya Nick. Ah, talaga? Oh, mukhang alam na alam niya yung ginagawa niya. So far, maganda yung rotation niya. Yung timing niya. Yung timing ng rotation. Sobrang lupet. So, top lane pre si Miracle. Anong gagawin ni Miracle dito? No, so... Miracle, bot lane yan. Nag-upuli siya. Tinutulungan niya na si Timberso. Nahihirapan eh. May, ngayon kasi may level na si Timberso eh. So, pwede na siyang pumunta dyan para mag-try na sumuporta. Makakapatay na rin kasi sila eh. Yung mga tropa nating Battler dyan, pasensya na kayo. Wala sa BP game itong laro nito. Kaya konti rin yung viewers eh. Pero ayan, bot lane. Mapalag na. Ito, signature hero ni Velo to ah. Nakita natin yung isang laro na sobrang lakas niya mag-Timberso. Stream nyo ba Navi mamaya? Stream ba natin mamaya Navi? Lo? Navi mamaya, i-stream daw ba natin? Secret. Secret daw i-stream na mamaya, sabi ni Derek. So, eto si Yaha sa may mid lane, Tinker. Pumapalag na siya rito, ha? Pumapalag na siya, Sid. Kaso hindi ako tiwala dito sa ginawa ni Yaha na to. Tignan mo ko yan. Parang medyo na-confuse ako. Kaso may patayan sa baba pala, mamamatay yung Rubik. Si Yamaguchi nabigyan ng try lane na sila sa bot lane pare para dito sa Juggernaut ni Nando. Kasi binigyan lang nila ng konting space yung Beno, binigyan lang nila ng level tapos iiwan na talaga yan eh. Ganyan naman yung Beno carry kasi. Level 4 ganyan yung meta words. Kung paano mo siya lalaroin. Oo. Level 4 plague words na yan mga sir. Pero ito bot lane si X Nova binibigyan si that speed. Mamamatay siya pero ito na yung retaliation on the side of Dapat may obvious na si Nando. And, hindi talaga nagpapagiri si Nando, isang tunay na Pilipino po si Nando, guys. Ayan na nga po si Captain Fernan, sabi nga ni Kimo. Kimo, sabi niya sa akin, magsulat-sulat ka na. Ito na ang bagong Pilipino captain. Siya po yung drafter, mga sir, si Nando po. Magagaling naman lahat ng Pinoy player, eh. Kaso hindi lang nagsisipag tingin ko, eh. And, eto, tuloy-tuloy lang yung farm niya. Bibigyan namin ayan o, Kuya Nick. Medyo na-confuse ako. Nakita mo yung build niya, ha?
Soul Ring type siya agad, kaso level 1 lang yung merch niya. Oo, so medyo nilito ko kung anong sense nun. So medyo questionable nga. Tama nga naman, itong Soul Ring ka, you would like to farm yung lane tsaka yung jungle by spamming yung March of the Machines. Na high level, di ba? Kahit pero level 3 yung March, okay pa eh. Pero at the siguro, nagkamali na siya ng pindot. Hindi, nagkapalaga na siguro sa gitna yan, makakasin yung katapat niya. Pero hindi niya tinuloy yung Soul Ring. Hindi mo kailangan yung Deja yan eh, tingin. Pero diba, gusto nilang patayin siguro. Be out. Nako, patay si Jingoy, pare. Nahuli si Jingoy sa top. Denive nung tatlo, Slarder, Witch Doctor. Na-stun pa siya. Na si Visage. Nahuli ron. Pupunta pa yung Queen of Pain, eh, oh. Para siguradong sigurado, eto, level 4 play guards, tier 1 tower kagad to. Para sa W. Kasi pinipilit na nila yung top lane na ma-pressure. Kasi wala namang nire-react yung Neon dun sa top kay Beno. Kasi wala naman talaga silang magagawa dahil dun sa play guards na yan, high level pa. Then bot lane ito, pumapalag naman si Belo rito sa lahat ng ibibigay. Pero ito na yung silence, lalaban na, yan yung familiar drop. Uy, si Ewe, yun! Uy, grabe si Ewe, damay ko! Saktong-sakti familiar drop, di pa rin namatay si Belo rito. Mahuhuli pa si Lucy Python and si Kuya Mo Ewe. Level 1 lang kasi yung bato ni Kuya Ewe. Oh, yun na nga, level 1, mga sir, yung Sonic Boom. Level 2 yung slow, tsaka yung Gravekeeper's Cloak niya. Pero at the very last moment yun, ha, gabul, ano, malapit na makatanggal yung stun nung ano nun. Galublob lang mga sir, okay? Pero eto, nagbumaba na rin si Psyonix, pati patay si na naman si Jingoy. Si Jingoy mastering, ha, pangalawang death niya, nakukunin pa yung familiar, sir. Easy familiar pa. Yun, na-farm pa yung mga port ni Jingoy, pre. Medyo malungkot yun, buti na lang. Dun. Nakuha ni Rubik yung words ni Beno, pare. Okay yan. Pagka ganyan, okay yung nangyayari. Mapapadila ka na lang, pero yung nando naman, top lane, napatingin na sa solong Witch Doctor dun. Yung nagpapalevel na Witch Doctor, pinitas ni Nando on the top lane. Help lane. Ayan na, Kuya Nick, naisip na niya na kailangan na niyang i-max yung march na. Kailangan niya nang i-farm talaga yung Soul Ring. Dito, level 2, Kuya Mo. Kaso ang ganda ng timing ng Beno, eh. Tingnan mo, Kuya Nick. Nakaka-take sila. Aggression kong aggression. After ng tier 1 tower, mga sir, pinush na nila yung tier 1 tower top. Rotate na agad yung Venomancer, kita mo? Okay, grabe nga talaga si Lucy pa yung mag-ES, ES Lord Gato. Nakita mo yung Kuya Nick, gulong sipa, silence. Kakabalik sabay. Kakabalik lang yan ni Lucy pa yung mga sir, kakabalik lang. Pero eto, palit tayo ng cameraman. Tier 1 tower, nakakuha na. Ayan, nagpalit na tayo ng cameraman mga sir. Pero eto pa, Earth Spirit Lord nga, sabi ni Kimo, any magnetize. Here comes Jingoy Mastery, mga sir. Sonic Boom! Wasak! Mahusay ang duo, mahusay. It's real. Practice malupit nga to si Lucify, mga ES Lord nga to. Oy! Na Sonic Wave to si Yamaguchi, mga sir. Pero ipapalag pa ba nila yan? Hindi. Sonic, I mean, a Scream of Pain. Ako na magka-cameraman, mga sir, para wala na kayong angle dito. Wala na, nagkalaban nun eh. Tier 1 tower naman, nakuha ni Nando. Nagiriyan ka na? Wala na eh, hindi nakukuha ng tropa natin, pero yan, nalaban, kisa'y tama. Out, may sasalubong ba rito? Wala, pare. Mabubuhay si Saitama dito, ang dami niyang charges ng reactive armor. Saka meron din siyang... Hindi pa uuwi yan. Itong infused raindrop, kaya anti-tinker talaga yung burst na yun. Well played, well played. Alam mo, sa totoo lang, itong si Saitama, itong si Belo, hero niya talaga itong Timbers eh. Ayun nga eh. Nung diba? Mga last year, yun, lagi hero niya eh. Puro Timbers nga kasi talaga. Hero na yan. So, comfort pick na akong bagayan ng WG Unity. And, kailangan nila manalo rito mga sir, ha? Kasi laglagan to eh. Wala nang lower bracket ng ESL Hamburg na to eh. Parang kami na yung pagkatumalong kami bukas o tumat na kami. Connection, kita mo yun? Ewe, tsaka Yaha. Sayang, nanalo na sana ang mga Betlord na Pinoy, Kuya Nico. Ay, ngayon, ganyan ako pa hinahanap. Seryoso, pre, meron akong contact kay PT Games. Pini-EM ko siya. Hindi sumagot, tumalong. Pero ayan na, naka-silent. Ang galing! Grabe, Earth Spirit talaga, Kuya Nick! Wala sa silent, sir. Oo. Pag nakita mo yung Earth Spirit nila si Lucy pa, yung lupit-lupit pala. Nga, mga sir. Kung ito na yung papalit kiki mo, eh, kiki mo tuloy. Sorry. Nasabi ko lang. Hero lang. Okay lang yan. Tagal ko na nga iniintay yung Kuya Nick eh. Hintay may pumalit sa akin kaso wala eh. Naka-ready na yung Kimori Tars, naka-ready na ba? Pero okay, mga Seb, first 10 kills nakakuha na rito.
ng Neon Esports. Palag-palag ha. Magaling nga itong Earth Spirit, sabi ni Kimo. Tama nga siya ron. Hindi yan Smurf pa, talagang Lucify pangalan yan. And, so far, natumbok yung kailangan gawin. Compare mo siya dun sa ano, ganito yan eh, Koenig, pag gusto mo i-compare. Tingnan mo yung kalaban niyang 4. Level 5 pa lang, which is level 5. Tapos siya level 7. Kasi sobrang mas marami siyang ginagawa kaysa dito kay Miracle. Kaya nangyari yun. So, yan si Miracle mga sir. Di kinagkakamanan na rin ni Kiki mo. Si Miracle talaga yung nagsusupport dito sa WG Unity. Si Jabami, si Miracle yan. Dahil dun sa Earth Spirit na place, kitang-kita mo yung space na nabigay kay Tinker, hindi na siya na pressure, and on the way na kagad yung Blink Dagger niya ha. Kahit na hindi siya nakapag-fast farm with the March of the Machines, given level 1 nga lang kanina yun. Maganda yung space na binigay. Kahit ka level 1, umama na siya bigla, tingnan mo. Ngayon nga. Kakabili niya lang ng BOT, pero magkaka-dagger na rin siya. Pati si Kuya Fernando, mayaman ha. Isa na lang kailangan nating iwasan dito, yung Asim Factor, kasi medyo habi ng mga player nila yan. Sabi ni Nando, wag daw Kuya Fernando. Captain daw, Captain. Captain Fernando. Captain Ferns, Captain Ferns. Captain Ferns, para medyo mabango, no? Captain Ferns. siya yung captain dyan eh. Yun naman talaga, it is what it is eh. Yun esports is real, mga sir. And, background lang kay Yamaguchi. Ito kasama ni Polo dati. Click and search, tsaka TNCBF, mga sir, okay? So, hindi na bago yan sa scene natin. Pero ito, naka-smoke of the scene. CNS, yung pinakalas nila ko yun. Yun, CNS. Nakita ko pa sila doon kasi nag-CNS din ako eh. Mga 2 months siguro. Tinuruan namin itong mga to dati. And sila Polo, sila Yamaguchi. Paranyake yun, isa paranyake yun. Kasi magkakampi nun ako, si Rara, pati si Arnatics eh. Yung execration din dati. Mga 2014 na tayo. Kaso nabisto yung... Nakasod sila Ewe sa mid, kaso nabisto ang Rocket. Tingnan ko makuhuli nila. Nahuli nila si Venomancer. Namatay din Tinker. Pinipilit nilang patayin. Yung Venomancer. Grabe talaga si Earth Spirit, pare. Nakita mo yun. Di pa rin namamatay, sir. Di pa namamatay. And Venomancer, ligtas na ligtas. Yun lang, nagkatalungan mga sir. Medyo pilit ata yung dive nila kasi may natanim na preguard yung Venomancer kasi dun sa middle nung mid tower at yung mid first tower pati second tower. Nabisto yung Rocket nila Ewe doon. Pa-backstab dapat yung Visage tsaka yung kasama niya. Pero yun na nga. Napalaban yung... Ang maganda nangyari dun sa WG kasi lumaban sila ng 4v4 tapos nanalo sila, naka-wipe sila ng 4v4. Nabigyan nila ng space tong Slardar, so now dagger na yung Slardar. Ayan na nga mga sir, si Miracle. Already, biglang lalugi si Lucify dun sa nangyari. Ayan na nga. Tranquil pa lang pa Yul Scepter, si Kuya mo Lucify. Speaking of dagger, pare, pati Tinker niya harito, may dagger na. So, ito na ba yun? Okay lang, mayaman naman si Kuya Ferns eh. Pagka ganito, kumpiyansa ka na dyan. Naman yan, eh. Si Captain Pagka ganyan maglaro si Nando, sobrang yaman yan. Talagang sobrang bilis mag-farm kasi nito ni Nando. Kaso minsan lang medyo pabaya kasi na player. Nagpapabawi. So, hindi natin i-go deep yun mga sir. Kayo na bahala tumansya. Pero sobrang grabe talaga mag-farm to. Pag nakitaan yung mag-farm si Nando, farm talaga sa farm. Yan yung dagger niya. Yan pumamatay kagad sa road. Back out kagad yung WG Unity. Medyo ang pangit kasi nung trip nila doon. Kasi nakasod sila, di ba? Dapat mas pagka nakasod ka, mas maganda dumaan ka sa lane kaysa doon sa mga pa-high ground. Kasi may mataas yung chance na hindi ka talaga makakapatay pagka even na hindi pa warded yung high ground na to. So, talaga medyo risky yung ginawa ng WG Unity na yan, sir. Yung huli nilang vision, ayun, ayun, nasa baba. Di ba, may deep ward dun sa baba eh. Kaso, hindi niya nakikita yung jungle kasi nandun siya sa likod ng puno. So, ito, tier. Nag-chance lang sila. Tier 1 tower, kinukuha na rito. Tier 1 tower, yun lang. And palag-palag pre yun niyo na to ha. Hindi basta-basta to mga sir ha. Pinapahirapan din yung WG Unity. Pero ayan na, lalaban pre. Lalaban yung WG Unity. No chance si Nel mamatay si Kuya Fernando di. Si Captain first dito. Hinatay nila ikot din yung pain. Ayan ay Sonic Wave. Uy, kung winave niya yun, patay yun. Hindi umabot eh. Jumalot siya dun. Hindi, abot yun. Kinancel niya Kuya Nick. Ayun nga, kala ko nga rin natin. Kala niya hindi niya mamamatay. Kaso nahuli si Jingoy. Ayun nga, Ewe goes naiwan down. Naiwan ng mga apport si Jingoy, pare. Nakakuha ba nila yung Tori doon? Denied, pare. Venomancer na deny pa yung Tori doon. So, dagok yun on the side of team niyon. Pero Tinker nagpa-farm na naman. Ang maganda dito sa match na to, Koenig, parang sobrang match nila.
Tingnan mo. Okay. Sobrang crucial ng match eh. Both core nakakapag-farm. Tapos yung mga towers na kailangan i-take, na-take naman na nila. Depende na lang talaga sa galawan, sa team fight kung sino yung aangat dito. Tsaka yung mga sa clash na lang makakatalo dyan eh. Pero mga last nung chance nilang manalo nung Neon kasi ang ganda ng hero nila mamaya eh. Makakatanki si Nando tapos yung Tinker anytime may matatrabelan siya kasi Visage si Jingoy. Kung nalilito kayo kung sino yung Visage, hindi po si Ice to mga sir ha. Our very own to. Meron tayong sariling Visage. Jingoy Mastery, Ewe, mga sir. Si Jingoy po yan, ito po. Pwede makikita niyo po sa emotes yan. Na-sell out pa. As you can see, nasa emote po natin yan. Kung gusto nyo makuha yung emotes na yan, all you need to do alam is na. Subscribe lang kay Kimo. Easy. Pero ito, mid lane. Kuya, tuloy-tuloy lang si Fernando rito mag-farm ha. Si Captain Ferns, tuloy-tuloy lang mag-farm. Walang ka-farm. Ang pinakamagandang gagawin na siguro ng Neon dito, kuya ni Kiss, i-drag nila yung game. Gawin nila mga 30 to 40 minutes pag sobrang yaman na nila. Kasi pre-farm naman sila. Hindi nila kailangan mag-force fight kasi kung mas nakaka-farm sila, mas okay yun. Mas pabor sa kanila yun. Eh, ang problema ng Neon, pare, yung WG Unity, sila yung nag-force ng laban. Dito kaya, ayan na, kitang-kita nga natin yan. Sonic Wave. Eh, kaso, yung force nila ng laban, medyo pay lagi. Ayan, like ganyan, pag nangyari na yan, medyo kamote na yan. Awkward nga, yung initiation, top lane naman. Yung kaso, mamatay na naman yung mga upward ni Jingoy dito, malamang sa malamang, kuya ni. Pero walang resamon si Jingoy. Napatay niya yung team versus top lane. Nabawas yung Bloodstone ng team verso. 8 charges na lang yun para fresh, kay Velo. Fresh pa naman yun. Fresh na Bloodstone yun sa... Nabigyan ka agad, mga sir. Ang yaman ng dalawa talaga eh. Niyaha pati ni Nando eh. Kaso sobrang hirap ng tatlo. Pero okay lang yun. Kasi yung Earth Spirit naman nila sobrang lupet. So nakocover niya yung pagiging mahirap nilang tatlo. Easy bet sana to, no? Sayang, no? Oo. Wala sa BPG, mga sir eh. Solve sana mga Betlord ng Pinay. Pini-M ko naman, hindi sumagot eh. Bye! Sakay nyo! Bye! Okay lang yan, kasi alam nyo, di ba? Kaya kasi nabog si Ewe. Siyempre, yung kalaban nila, yung WG, pinilit na pinilit ni Force 9-4 si Ewe no early. So, kumahabol pa lang siya. Sa totoo lang, okay lang naman yan eh, kung mabog yung Visage eh. Ang mahalaga dito sa game na to, mayaman yung Tinker, pati yung Jag. Sir, may tanong dito. Nando at saka Ewe daw, sister team daw ba ng execution tong Neon, sir? Hindi. Yung sister team namin is yung IEP. Yung coach IEP. Ako nung IEP. Yung Interactive Philippines mga sir. And eto, TP out kay Nando. Anong balita kay IEP? Binabarubal na sila ni Nando. Nakapasok ba ng New Blood sa yon? Nakapasok? Yung laro nila, LAN eh. LAN yung laro nila, yung Galaxy Battle ba yun? Oo. So, teka na, huli si Terong, hindi natin nakita ko yan. Hindi ko alam kung paano. Eh, nakita ako sa gitna. And then, eto pa, si Lucify, nag-iisa ulit. Dalawang support na matay. Medyo anong ginagawa ni Lucify doon? Medyo bumonjobit siguro siya. Binaka pa niya yung Ruby. Nakita niya na namatay na si Terong. Hindi, namatay na si Terong eh. Wala siya doon, nandito siya sa taas. Galing siya sa okay. So now, eto. Medyo na. Tunay na kaibigan siguro yon si Lucify. Pag namatay ng tropa, dadama. Ilalaban ka. Magandang ganun yung mga kailangan yung hanapin kaibigan sa buhay mga taas. So tutuloy-tuloy po tayo rito on our team fight. Pero Roshan daw muna on the side of etong ang kila WG Unity. Guys, hindi kayo nagkakamali, Filipino team. Etong team Neon, ayan ang Ayan ang maganda dyan, iti-team fight ng ano to, ng Neon to. Kasi kaya-kaya naman nilang lumaban eh. Pero si Nando, nambabarubal na si Kuya Perlan. Grabe yung tapang ni Nando eh, no? Wala naman kasi talagang papatay sa kanya kahit may stun siya ng dalawa, sure makakapag-spell siya eh. Ayan na kagad! Tingnan mo, yan o. Negative po yan. Boost kay Kuya Ferns yan. Lalaban sila. May stun si Kuya Ferns. Mesh right pa yan. Mamamatay kaya si Ferns? Mesh right pa yung WG Unity yan. No chance mamatay si Ferns, pare. Yun lang. Namatay na. Pero every ticker, nakaka-freeskill. Buyback by Queen of Pain. 240 at the moment. Pero ito rin Queen of Pain. Makakakuha ng dalawa yan. Triple kill para kay Belo rito. Sayang pero ang maganda dyan, hindi makapag-rush tong WG dahil pipilit yung nila, dalawa sir. Lang yung natitira yung Tinker. Pag pinilit nila yan, i-co-contest ni Tinker yan. Ayan, dalawa lang sila rito. Kasi ano, may wards kasi sila eh. Nakita nilang pumasok sa rush eh. May wards dito yung Neon, so pag na-marchan yan, malamang bumakto eh. Pero eto okay, na, pre, wala. Kanil, dadive ko na yan eh. Wala, pre, wala. So, wala, hindi maabot. Nahuli. Nagtipid siya doon. Nahuli yung contest doon ng Neon. Match na match doon laban na to eh, no? Palag-palag eh. Ang downside doon is nakuha nung
nung WG yung Aegis, pero yung good side sa kanila, kasi napabuyback tong Queen of Pain, pero kung ang ginawa siguro nila, hindi na nila hinahabol dun sa shrine, hindi na magbabuyback yun eh, makakapag-roshan yung... Makapag-roshan yung Neon, dapat hindi nila hinahabol, hindi sila umangat sa shrine. So nonetheless mga sir, Aegis now with Queen of Pain, Tinker naman didn't win. Oy! Hahabulin siya rito, any silence with malevolence yan. Wala nga lang pang cancel ng TP, hindi ka na yung Tinker doon mga sir ha. Hindi ka na mabigyan. Nagdagon pa siya ha. What do you think of this item pick pa rin? Malamang siguro kasi yan yung sanay na sanay niyang build. Okay naman yan dito kasi tingnan mo yung mga hero ng WG, which is squishy lahat. Ayan o. So hahabulin din na to mga sir. Ay si Lucy Pai pero na-silence niya rito. Deny na naman si Saitama pre. 8 charges. Para kay Saitama rito na Earth Timberso. Tignan mo si Nando, sobrang yaman talaga. Grabe talaga mag-farm tong si Nando eh. Ayan na nga. Public dagger na nga ang kuya mo after his defusal. Pero yung Queen yung clash na lang talaga mag-uusga dito kuya ni kung anong mangyayari. Kasi syempre pipilit yung WG. Yung hard carry sa kapila, eto yan sa Yonix. Hurricane Pike at saka Hood of Defiance na pero ang overall dito, yung sa lineup nila kasi, yung Queen of Pain yung magiging uno dito. Tapos si Beno is tiga utility. Yan, tiga ganyan lang siya, tiga tanko, utility siya. So nagko-op. Pareho naman kompleto yung lineup nila, may pang high ground. May pang spam ng creeps, may pang pero, ano sila, may pero, pang initiate sila. Pero si Captain Lance, pre, ito parang walang pinapansin ha. Alam niya na kayang idepensa ng team niya yung baba. Kaya split push ang gagawin niya rito on the top, on the bot lane. Diyan, magaling si Kuya Burns, pare. Para, ano? Pang split? Diyan, magaling si Kuya Burns. So, grabe mag-react sa split push to si Nando. Pero ito, kinukumit nila rito. Ikot, Nando! Si Tams? Ayan na. Sa, nakatakas doon si Nando. Muntik pa si Slardar doon kung nagkataon. Nakatakas din si Bellory sa top lane. Ginagaw siya nung team niyon pero medyo awkward yung initiation dito. Walang tumamang boulder smash doon. Ang maganda sana doon is nasayang nila Nando yung oras nung WG. Nag-tipi-react yung tatlo tapos walang nangyari. Kaso yung top sana kung napatay nila ay sobrang na sulit. Kasi sila yung nag-react, wala rin nangyari. So, hinabol naman nila si Bello. Ang problema nga lang, yung mga lockdown tsaka initiation nila, hindi tumama. So, ayun yung nagpabuhay dito kay tropang Bello. There you go. Hindi mo alam kung sino pa mananalo rito eh. Naki WG Aegis pero pumapalag yung team ngayon. Tsaka mukhang lamang yung Neon kasi di ba nakaangat yung network yung dalawa pero overall lamang pa ng 2K itong WG Unity. Pero ito, against sa network. Sa mid lane pre, si Captain Perns, ayan na kagad, defusal pero merong crush nun coming from that. Alam nila. Silence coming from that Earth Spirit. Lucify again. Mabilis talaga yung kamay nitong ni Lucify, mukhang Earth Spirit Lord nga to kuya ni. Ito talaga patayin yung Rubik pero may stolen blink si Yamaguchi doon saving himself. Game number 1 pa lang to mga sir ng ating ESL Hamburg. Neon is a Filipino squad. Unfortunately though hindi to double elimination, isang series lang na matalo ka, laglag ka na kagad sa ating bracket. Waiting naman on the ring top 8 Execration, TNC and Fnatic together with Mineski na nanalo kanina. Sobrang yaman ni Kuya Burns. Ay na, unti-unti nang nakabawi ng network itong Neon. Pero kasi ngayon, tingin ko sobrang ganda nung state nila kasi yung Tinker nila, pati yung Jug, sobrang yaman. So kung itutuloy-tuloy nga lang nila ng ganito, like nga nung sinabi ko, pabuti nila ng 30 minutes game, sure na antas naman chance na manalo sila. Kasi itong sa side ng WG, sobrang hirap nilang pumatay ng Tinker eh, sa totoo lang eh. Kumabol oh. Oh, kasi tingnan mo, paano ba pupush yung Neon? Pupush yung Neon, tatangke si Ewe, tapos may Jug, tapos may naka-cover na Earth Spirit Rubik. So, yung may Tinker pa. Yung Tinker, magiging ano na lang siya dito, magiging police na lang siya. Kung maga parang tigapatay na lang siya kung magta-travel siya. Ganun yung mangyayari. Gusto sanang pumush ng WG Unity guys with that Venomancer strat. Ang problema nila, ang lakas ng creep balance na ginagawa ng Tinker. Sobrang ganda nung last pick Tinker para sa akin. Ang ganda nung decision ni Kuya Perns. Ito, ni Pernsy? Si Pernsy? Tawagin na lang Captain, natin Pernsy. Captain Pernsy. Mm-hmm. Si Pernsy. Si Ewe naman dito on his visage ha. Paaganim Scepter na rin alongside itong kanyang Solar Crest.
And naghahanap ng kills etong heroes ng Neon. Sa gitna sila nakatutok mga sir, pero wala dyan tao, walang magpakita. Bot lane naman, pumupush ng tier 2 tower si Belo rito on his team versus. Split push lang din. Oy, nahanap nila pero wala silang vision sa may area na yun. Makakatipi malinang, maling gubat ang napasukan ni Kuya Yamaguchi. Yun nga. May blink pala siya, dapat inattempt niya mag-blink. Yung Rubik, wala, walang blink siya. Ah, di, wala. Shot, ayo blink. O nga pala, kala ko Shadow Strike eh. May blink siyang spell. So, ayan. Yung stolen spell ni Kuya mo. Nakamoy ko na rin yung pagkain dito. Maling oras ng casting to, mga alas 8. Ganito yung mga lutuan eh. Anong pagkain dyan? Anong pagkain dyan? Spam, well? Spam. Spam tsaka itlog. Spam and eggs. Bem, kuha mo na ako bacon. Pagsandok mo na ako. Sarap na ng upo ko eh. Kala nyo guys, ako rin nagugutom. Pati si Kimo nagugutom din mga sir. Ganun talaga. Kain, alas 9 na nga eh. Kain din pag may time. Pasharot naman na... Tanghali kasi ako alas 3 eh. Kaya ngayon pa lang ako nagugutom eh. Yung IAP dyan din naka-boot camp? Sa likod nyo? Bali, after 2 years, mga bochog na rin yun dito, Kuya Nick. Naku, yari tayo dyan. Kala ka sa pindahan dyan. So, item check tayo saglit habang nag-farm yung dalawang teams dito. Merong Malevolence at saka Veil of Discord itong si Firo. Sa kabila. Pero sa totoo lang, dapat ang tingin ko ang ginagawa ng Neon dito is nagpo-force clash sila. Kasi ito, dumating na sila sa point na may item na sila, kaya nilang clumash, kaya nilang lumaban ng teamfight. So kung mag-stick together lang tong apat, itong Jug, Groovy, ES, pati Visage, is makaka-take sila ng tower. Oo. Hindi ba maganda yung depensa rin nung WG Unity? Kaya aware maganda sila. Maganda naman yung depensa nila, pero dapat may ginagawa sila dito. Kasi kapag kaganto, ang nangyayari, naka-farm din yung kalaban. Which is kung ipo-force nila na mag-def yung limang kalaban, edi yung Tinker mag-farm. Parang gigirian lang nila, parang ganun. Kunyaring magpo-push, yung mga ganung style. So let's see ha, baka mamaya yung Aghanims lang ni Ewe yung inaantay nila rito. Pwede rin yun, mga... Kasi pagka hindi nila ginawa yun, pag hindi nila ginawa yan, yan. Ang gagawin ng WG, sila pa yung magkasama-sama para makatulak ng tower. Tier 2 tower nga, nakakuha na on the top lane. Eto naman sila nando, nasa bot lane mga sir. May planong maitim. Pero let's see kung magagawa nila yung silence. Sign natin yung silence pero TP out. Coming from Nando. Walang pang cancel kasi, mga sir. Kasi ang Dota ngayon, Koenig, ano mo, mas magandang pinagre-react mo yung kalaban. Kayo yung may gagawin para mag-react yung kalaban kaysa sa kayo yung magre-react sa ginagawa ng kalaban. Pero eto pre, speaking of react, eto na may Lotus Orb. Pero papatay nila yan. Let's see, ang gandang backup ni Merakin. Solve yan pag in-FF. Solve ang mami ni Team Personal mga sir. Kulang sa backup. Medyo nag-over extend siya dun eh. Inisip niyang hindi siya mamamatay kasi may Lotus Orb siya. Hindi niya na-realize na nakadagon port, nakadagon 3 na pala itong si Yaha. Hindi niya rin pinansin masyado na wala ng hero sa mapa. Itong si Team Neon. And apat nasa may bot lane kahit wala na si Nando Roy. Hindi, alam, naging confident kasi siya na tumipin na kasi si Nando. Akala niya hindi siya mamamatay. So speaking of Nando, next item niya rito, 32 minutes eh ba? Pa Battle Fury, pa basher na siya rito. Oh, pag tinamaan ng silence yan! Sinabi na nga natin! Grabe naman si Kuya Lucify mo. Mukhang busog yan. Kanina pa sobrang daming ginagawa nitong player na to. Yan lang eh. Mukhang busog sila sa tagig mga tingnan mo, yun na naman yung nangyari Kuya Nick. Parang nalulugi na naman yung Urge, yung Slardar. Kahit mas mayaman yung Slardar sa kanya, mas marami pa rin siyang nagagawa kaysa dun sa Slardar. So kahit na nakuha na ng Slardar yung Blink tsaka 4 Staff yan, yung mga utility item niya, hindi niya naman magamit for initiation yun. Unlike itong si kasi ka medyo nai-stack na rin tong WG. Think ko na, napre-pressure na kasi sila ngayong state na to kasi syempre dapat may gawin din sila kasi nga, na-realize na nilang lugi sila kung magiging endgame to, tingin ko. Ang problema pa rito, Seb, walang buyback yung Queen of Pain. And si Roshan to para kay Team Neon. Tapos malapit na rin mabuo itong Aghanims ni Kuya ni Jingoy Mastery, which is mag-80 na siya, sasabay pa sa Aghanims niya. Level 18 teams sa eto. Ano kukunin dito? Yung Soul Assumption Double Strike o yung 300 health? Depende sa trip mo yan. Kung tingin mo nakasulit ka ng Soul Assumption, palag-palag doon. Okay.
Yung Soul Assumption, guys, ayun yung Sonic Boom. Okay, pero eto, Slardar po. Sinolokin niya yung Slardar sa baba. Pre, level 5 Dagon eh. Level 5, sir. 5 na ba? Level 5, sir. Oo nga, grabe yun. Sulit na ang mami niya, sir. Nung napatay niya yung Timber, siguro. Ano, nabuo niya. Ayan, tingnan mo, Kuya Nick. Diba, sanay kasi si Yaha dyan sa build niya yan. Confidence siya dyan sa item build niya yan. Which is na effective na effective. Kasi nga, lalambot ng hero nitong WG. Kung nagtatanong kayo kung ano pinag-uusapan namin ni Kimo, kasi you can either go Dagon or you can either go Aghanim Scepter. Pero ngayon si Yaha went for the Dagon, mga sir, and nagko-convert naman yung Dagon pickup niya rito, which is good on the side of Neon Esports. Kasi ang ganda nga ng Dagon kung tutusin, kasi nga may tanker sila, may tiga-tanker kasi sila, so yung dagger item choice tingin ko sobrang sugat. So, ayan na nga po. Naghahanap ng kill dito si Ewe. And do guys know na Aghanim Scepter na si Visage. And pwedeng mag-TP yung tinker dito sa mga familiars. So, ayan na. Sa totoo lang, pwede silang mag-high ground dito, yung Neon eh. Kaso, hindi ko lang mag-get sis bakit ayaw palitan ni Kuya Nando yung ring of pakilan niya ng Bashi. Balik-click mo siya, tingnan mo. If you look closely. Pang-surprise niya yan. Ayan, ba? Yung kailan napamahal na sa kanya yan, iba pag napamahal kay Sir Fernando yan, hindi niya iiwan. Sabagay. Hindi kasi nang iiwan si Kuya Perch eh. Oh, nga, no. Proven na yan, which ayaw is proven na yan. Ayaw niya yung ano, yung damage item niya, no? Master yun eh, mas malaki yung impact doon eh. Uling-uli sa camera mga sir ha, kitang-kita po natin yan. Kasi ako, kliniklik ko lahat eh, nakikita ko lahat. Yan, yan. Pati yung mga item lang. Narinig ka, nilagay na. Narinig ka, sir. Na-realize na ni Nando. After tower. Ayan na nga po. Nilagay na. 2019 now go. High ground Vitor. Ayan na nga yung initiate. Ayan na. Dumive na si Kuya Perns. And tuloy-tuloy. Aksa. Ayan na. Tumuhom ni Nata si Nando dun ah. Ubus yun Kuya ni. Kumuhom ni si Nando sa Beno. Ayan na nga. Yung ginagawa nila. Epe, pause dito. Naglag. Ano? Naglag. Sino? Yung Kuya Nando rito. Abisal na yan eh. Ayan ang kalaban. Ayan ang ano nila. Problema nila lag. Pero ito tuloy-tuloy na tayo mga sir. Go na daw kagad. Pero di po sumasagot yung kabila. Sam, kunyari may post ng ganito. Ay, mamaya na pag-usapan. Pero ito, natutuloy na tayo. Babak ba sila? Uy, walang si Ewe. May sariling discount dito pero magbabak na iba. Yun lang, nag-close si Boy. Magayos ka, Ralph. Seb, yun nga. Pag may nagpo-post, minsan ba tinatake advantage nyo rin yan na mamaya nyo na sabihin, G, magplano muna tayo saglit. Ginagawa rin ba yun? Ayan, so nag-smoke yung WG. Tratry nilang umatep ng bawin. Which is si Yamaguchi yung nakita. Pero wala silang detection. Nakapag-glimmer si Yamaguchi. Nakapag-glimmer nga, yan na nga. Nasente yan. May baon pala si Tata Witch. Ay, lalaban! Ito, si Nando, galit na galit. Lalaban. Uy, nadagon yung creeps. Uy, Gomi! Galit na yung go ni Nando doon. Namatay pa yung tigger. Nahuli yung tigger, Kuya Nick. Pero laban yan eh. Kuya, laban yan eh. May buyback si Tinker eh. Nandiyan na rin si Kuya Jinggoy. Jinggoy master ito. Di po mabuyback mga sir. And ultra kill para kay Piro. Eto na yung panlima, pero may Aegis yan. Hindi nag-buyback ang Kuya mo. Pero bleak out ka. Bali, feeling ko lang, napaaga yung go ni Kuya Perns doon. Kung hindi siya gumawa ng ganun kaaga, tingin ko, maganda yung mangyayari. Yung kalahati ng Omnislash niya sa creeps na bigay eh. Pero ayan yung silence, Manta dodge. Pero may cheese pa to, may cheese pa to si Nando. Miracle worker to, Kuya Nick. Wala nag-buyback sir, talaga pinahirapan si Nando rito. Bahala ka sa buhay mo, sabi okay lang, wala naman kasing wala namang na-achieve yung WG eh, no? Nakapatay pa si Nando. So, sobrang overextend nila. Si Javami ron, hindi rin nagamit yung cheese. Ay, nagamit yung cheese. Nagamit naman yung cheese, mga sir. So, ayan. Binenta na pala ni Kuya Nando yung akila niya, no? Ni Captain Perns. Narinig ka eh. Iniwan ni Kuya Perns. Pero actually, ano yun eh, di ba? Tingnan mo, ang ganda sana ng plano nila eh. Kaso dapat inisip ni Nando na padating yung creep wave. Kung napalaban sila na walang creep wave doon, tingin ko ubos agad yung WG doon. Kasi magiging late comer si Ewe doon. Tapos yung tinker naman nila, pwede mag-viva kung sakali. Once kasi maubos nila yung WG doon, pwede nilang erecta mid. Oo, oh, yun nga. High risk, high reward nga. Ang call ng Neon doon, kahit napitas na yung Rubik nila, go pa rin.
So, after nung nag-go sila doon, si Nanda nag-Omni Slash, yung Queen of Pain, tinarget kagad yung Tinker sa likod. Wala naman link and spear yan. Automatic yung Malevolence, nag-take effect kagad. Kaya hindi nakatakas ang kuya mo, Tinker. Namatay kagad siya. Nahulting, nakita kasi ni Timber so yung Tinker eh, napatalon. Naunahan niya mag-chakram. So, napabonjobit yung reaction ni Tinker doon. Nag-double strike ng Soul Assumption itong si Kuya Ewe. Ayoko ng tanong, ayoko ng tanong. Nopi-nopi. Mahirap masaktan na nga, sir. 25-23 lamang ng 1K. Dikit yung laban, siba? Dikit na dikit yung laban. Maganda nga ng laban eh. Ano naman to eh. So far, maganda ang laban. Maganda yung mga rebattles nila, pati yung mga... maganda yung first pati yung mga, round. Ano... First round. Maganda yung first round, pati yung mga rebattles. Kaso, baka may mag-choke eh. Nga sir, si Captain Perks, aka Price Tag, lumalaro din dito. Si Kuya Nando. Boss Kimbo, bakit ka ganyan? Usap tayo. Makikita ko pa yung mga chat ko. Hindi, kasi nakakapag-altab ako eh. Saka bukas pa yung laro nila Kimbo, mga sir. Kaya meron siyang oras dito para mag... Co-cast with us. So, special guest and referee, game number 1. Pero eto na, pre. Game number 1. Nag-smoke off the seat na itong Neon. Ang plano nila itong bot lane, si Team Verso. Pero wala, hindi nila makahuli. O, panoorin mo nga yung kabila. Game 1 pa lang ba yan? Yung 20. Ako na nga manonood. Eto na. TP out. Di na mahuhuli si Belo doon. So, ang layo ng inikot nila, mga sir. Ito yung mga nagiging sayang na smoke ko yan eh, kasi yung ganung type ng smoke is tingnan mo mapapabalik ka sa base nyo which is kung may mahuli ka man nothing gain kasi walang mangyayari, hindi pa objective yung smoke nyo. Mas maganda pa sana trinay na lang ng Neon na mag smoke dumiretso sila sa mid or tumaas sila kasi yun yung mga smoke na kung makapitas ka ng isa layo rin may reward kayo, pwede kayong mag high ground. Oo. And yung Team Verso naman, di rin kagad makakapag-push yun eh, given right click damage is not that high. Oh! Oh, wait! Mahuhuli rito, pero hindi, makakatakas ang Kuya Mirak eh. Kaso yan pa rin yung number one nilang problema kung paano nila papatayin si Nando mamaya. Pag nagka B-play si Nando dito is medyo sad story. Isang mabilis yun. Mahirap na siya patayin na. Ang ginawa ng WG pare, ginawa nilang right click damage si Venomancer. Hindi nila ginawang Aghanim type ang Kuya nila. Pero dapat tingin ko, si Yaha, huwag niyang ituloy itong hex. Tingin ko hindi niya kailangan pa eh. Maganda yung Aghanim siya muna. Kasi kung mag-hex din siya dito, hindi naman nagpapapitas yung WG which is sama-sama lang din sila eh. So mas malaki yung impact ng Aghanim kaysa sa hex. Tingin ko lang. Kaya ako 8-1 lang! Pero depende sa ano niya kasi. Katulad ng sinabi mo kanina, baka mas kapanya yung ganitong build, di ba? Baka mas kapanya ako. Isa pa yun. Kaso kasi siyempre dapat yung item mo, depende sa sitwasyon. Kasi yung WG, lagi ng 5 eh, di ba? Kanina pa nagpa-5 man to eh. Pero eto na naman. Eto, parang first blood lang to ha. Siya mag-Uji, andito rin siya kanina. Oy! Dati! Buhay pa, Kuya Nick! Panis ka doon! Panis ka doon! Still Timber Chain, sabay out. And ayan naman, mid lane na Abyssal play. Uy, silence medyo na. Sayang. Pero grabe talaga tong si ano, Lucify ko eh. Pag napansin mo, bash! Hindi na bash, sobrang malas ni Beat ni Nando to. Wasted Nakita mo, pagka nag-ano siya, rolling boulder, automatic may boulder smash na kasunod. May labas na boulder smash mga sir. Oo, nauuna pa yung boulder smash. Sumasabay yung boulder smash dun sa rolling boulder niya. So hindi pa dumadating yung ikot niya. Patama na yung stun. Maganda tong na-scout. Panis ka dun, Rod, Bugger Spirit. Maganda tong na-scout ng Neon na to, ha? Nila Ewe. Kaso nahuli si Kamote. Kaso buhay pa to, Wenik. Buhay pa to. Plano pa dito mabuhay. Ay, may silence, so Queen of Pain. Na-stun, naunahan din siya tinamaan nung bawak. Nung paralyzing ka. Yaha! Ay na, takas mo talagang tuloy na tong... Tuloy na tong Ags niya, ha?
Pero minsan alam mo ako eh, kiniisip ko kung pagkagantong stage na ba yung yan, mga 40 minutes na yung game. Kiniisip ko kung okay biglang i-bloodstone kasi ito na yung mga moment na kailangan mabilis ka mag-respawn at saka ito na yung naka-consecutive kills ka eh. So tingin ko medyo nasusulit. Uy! Pare, ang ganda grabe si Jingoy Mastery doon. Kita mo nagra-summon siya doon, pwede. Para ma-lockdown yun. Kaso nahuli siya. Ayan na nga, namatay na siya. Kaso na po'y bawang yung mga upward ni Ewe. Sulit yung bawang doon. Three heroes dead on the side of Neon Esports and they will now... Nasaan ba si Nando doon? Si Nando nasa gitna. Kumikrip skip, pare. Pero ang problema yung top lane eh, ayan oh. Yung top lane na creeps, nandiyan din eh. Dapat tumipi siya doon ah. Ayan si Nando nga. Mga sir, wala nang pansinan. Pipilitin ni Nandong bumalik yung kalaban. Kilala ko to eh. Oy! Tumuksugo pa! Tumuksugo ka doon! Tumuksugo pa si Nando. Magbabalikan nga talaga. Mautak ang kuya mo Nando. TP out. Well played. Diba, kita mo, imbis na papush yung kalaban. Ginawa ni Nando, ito yung sinasabi ko kanina, mas magandang ikaw gumawa ng action para mag-react yung kalaban kaysa sa magre-react ka sa ginagawa ng kalaban. Nakakuha ba ni Kuya Prince yun? Ano, Kimo? Hindi, dati pang ganyan maglaro talaga yun si Nando kasi Dota 1 player to si Nando eh. Dota 1 lahat ng mga naging addict mag-Dota 1 nung Dota 1 days, alam niyang ganyan discount. Twenty-score natin. Butterfly na si Nando rito, sir, ha? Pero walang buyback to, ha? Pag nakitas to. Walang buyback si Nando. Pero hindi magpapapita si Nando dyan, unless gumana. Isa lang naman yan eh, kapag si Nando gumagana, kailangan nyo nang hanapin ng gamot. Pero ito, si Yamaguchi natatakaan, and again, Yamaguchi talaga goes down. Medyo, ano na rin ha, nakukonfuse na rin ako sa ginagawa nito ni Yamaguchi. Hindi ko alam kung anong tripping sito. Kanina pa ito nagagala mag-isa. Yun nga, wala siyang kasama doon. Very kasi, sila eh. Opposite sila eh. Pagkakasama lagi yung WD sa kanila naman, hiwa-hiwalay. Kasi alam po naman yung gusto niya ma-achieve eh. Yung Rubik gusto nitong makapag-ward. Diba? Kaso hindi niya iniisip na baka may ward na rin yung kalaban. So nakikita siya, yung gagawin niya, alam na alam na. Ayan, nakikita mo tong dalawang ward sa may hill, may uphill dito sa may top, pati dito sa gitna, diba? So ang laking info nung nagagawa niyan. Kaya kanina pa namamatay nung namamatay itong si tropang Yamaguchi eh. Si Terong Blade pare. Kaso kita mo naman yung ginagawang pambabarubal ni Nando. Nakakainis yan ganyan, no? Split push is real mga sir. Ayan na nga, in TP out. Bash! Ikan si Nando. Naka-B-fly ko yan eh. Nag-miss lang yung unang hit eh. Pero kung nabash yun, lungkot si Nando doon. Tingin ko lang ha. Hindi, pero pag nabash yun, i-omni ni Nando. Kaso may gamer kasi kaya tingin ko malungkot yung kung nabash siya. In the first hit bash na champa. Si Lucify din, umi-split push na rin dito. Oh, mas kumain ka rin si Harar. Malakas na talagang bacon. And, magluto, luto niyo yung bacon ko pag inubos nyo. Parin ako nakakain, Kuya Nick, so tinatarihan na ng mga apport natin dito. Mukhang wala pa akong bacon maubusan pa ata ako. Parehas tayong walang kain dito. Si Alo, kumain naman dito, tapa. Ang kuya mo, Alo. Mali yung ganitong oras ng casting. Pero top lane, eto. Masyado na makunat si Belo eh. Nahirap na galawin si Belo rito. Medyo nakakainis na nga rin yung ginagawa ni Belo eh. Signature hero niya yan mga sir, gamay na gamay niya yung hero na yan. Kaya hindi nyo kailangan pagdudahan eh, team person ni Belo. Medyo kasi pagkagantong ano na, Spade, malakas na kasi si Belo pare. Uy, nahuli na naman si Tinker. Napitas niya Tinker sa may mid lane doon. Ayaw kasi magdagdag ng item nito niya, ewan ko ba, hindi ko mag-gets. May 6k gold siya rito. 35 minutes item niya pa yan, oo. Napabuyback na nga ang kuya mo, pero eto na yung WG, tutuloy-tuloy nila to. Nando nag-split push sa may mid lane. Ayan si kuya mo Nando, 45-2 nabigay pero magbaback. Etong WG unit, tier 3 tower, makukuha ba? Hindi, ikot na TP out yung bash. Hindi magko-connecta for Slardar. So again, walang nagkabigayan doon, pati tier 3 tower, wala nakakuha. Parehas team. Pero alam mo kuya ni Kampangit na nangyayari dito sa ngayon, kasi tignan mo. Kanina pa kasi sila hindi naglalaro ng lima. Oo. Kung ano yung kaninang sinasabi ko, kung naglaro sila ng 4 man yung apat, tapos magtitipi na lang si Tinker, mas okay yun eh. Ang nangyayari, tingnan mo, laging nakakapatay yung WG, may napapatay sila, may mapipitas, tapos baka force silang tumulak. Pero ito na pre, nag-initiate na si Lucify. Si Lucify pre! Pero walang Lucify backup eh. Lucify is the real deal. Oy, meron pa ayan o, yung mga bats. Wild. Ayun, nadakamay pa sila Ardal, Kuya Nick. Pero may cheese. Sir, bang mga mamam. Lalaban si King of Pain with the BKB.
mapa-out yung... Galit na si Nando! Abisan mo, Kuya Ferns! Pero namatay na sa likod. May kinukuha si Kuya Ferns dun. Pero makakatakas. Visage... Buhay na buhay! Visage na Ewe namatay dito. Lalaban nila kay Bella. Nandito na naman si Kuya! Si Kuya Yamaguchi! Siya na naman ang nakita ng mga apport. Oh, yung sayang yun. Stump sa lupa. And Yamaguchi will fall. Walang buyback yan, pre, ha? Walang buyback yung dalawa na yan. Kasi yung ginawa nilang trade yun, Kuya Enix, di ba? Ang sobrang sabang nangyari doon, tingnan mo, yung Timber Saw, pati yung Kyok, umangat ng umangat yung item kasi hindi ko nag-create ng pressure itong Neon. Di ba? Kanina pang si Nando lang yung gumagawa ng mag-isang play. Hindi kasi sila nagsasama-sama. Pero ito, pumasok si Nando rin. Sa totoo lang, kaya naman nila. Kaso ayan, tinutulak na yung mid nila. Air 3 tower ang target, pre, ng Neon. Ito yung kaya ng basahin eh. Ay, ng WG. Ayan na nga, yung Rax ang next target, na double damage. Yung Venomancer sa gilid, si Lucify. Self-fuels pang defense man, pero still, mamamatay sa Gem of Two Side Drop dito. And WG pre, ito na, lumalaban na. Sila pa yung nabasagan, kasi nga, ano eh, ito, dito mo makikita na mas kulang pa yung Neon sa experience. Kasi kung ganun yung ginawa nila, tingin ko nanalo na sila sa game na to. Mga 40 minutes sila na yung nanalo. Here comes WG Unity, mga sir. Kahit na nahirapan sa laro nito, eto na yung momentum nila. 2 racks down and they will try to make it a mega crit, mga sir. Ayan na. Meron pa silang 8 disadvantage, diba? Sa Queen of Pain. Oo nga. Kaya natatakot yung Queen of Pain dyan. Tutuloy ito eh, tutuloy ito eh. Kahit ako yung Queen of Pain, kung makikita ko yung Taker, pupunta ko na siya. Na Tier 3 Tower, kinuha sa likod. Ayan si Nando, umomni slash, walang napatay. And then the speed, pero wala eh, walang threat eh, walang damage eh. Queen of Pain, dito mo nagagawa niya. Kaso, winawipe out na ni Queen of Pain yung mga apport sa likod, pati si Saitama Dodge. Nando trying to fight with the Shrine dito, pero way too much yung control ng WG Unity. Nando will fall, auto buyback ang Kuya mo. And wala namamatay pre sa WG Unity. Kasi nga katulad nung sinabi ko kanina Kuya Nick, lamang yung Neon dito sa lineup kung maglalate game eh. Kaso kasi hindi sila nagsama-sama eh. Nung nag 30 minutes mark, talagang hindi sila nagsama-sama. Kaya nauwi sila sa gantong stage. Sila yung namaminus 1 lagi bago maging gera. 2 racks down kagad yung Neon. Ang ganda nung early to mid game nung Neon. Pero yung conversion nila on the late game, mga sir, medyo questionable. And that's where WG Unity took advantage and now on a comfortable position tong Malaysian squad. Mag-ante na Roshan to if ever. Para ma-secure. Pero pag wala naka-MJOL tong CQ, masakit-sakit na sa kanila yan. Wala na yung Aegis. Expire na, mga sir. Pares po na rin naman eh. 6 minutes na lumipas, Kuya Nico. So, tingin ko hintay ng WG. Roshan will respond 2 minutes, pare. 2 minutes ang respond time. And they will now continue rito. Firo. Maganda yung ginawa ng Neon. Pero ang problema, hindi nila na kayang tapusin. Parang ganito yung mga Filipino teams dati, di ba? Parang ang lakas sa early to mid game, tapos pag late game, nag-choke. Hindi, kasi ano yan eh. Doon mo makikitang kulang kasi sa control maglaro yung mga Pinoy. Kaso dapat hindi mo matay si Nando dito. Wala siyang buyback, Sef. Ayan na, umomni slash. Slarder went down. May buyback si Miracle. Ginamit niya na kagad yan. Pero yan. Yun, napachoke yung Queen of Pain. Sumakot. Bali, pagka-blinkin niya doon is mami yung nakasalubong niya, Hex. And the Earth Spirit naman namamatay. So, nadamay pa si Kuya Jinx. Ayan na. Wala. Ayun, may buyback naman. May gusto buyback to. May buyback si Jinggoy Mastery. May buyback to lahat. Itong Earth Spirit, pati si Visage. Kailangan mag-ingat ng Queen of Pain tsaka Juggernaut. Wala nang buyback sila. Ah, kasi walang buyback si Nando. Tsaka wala nang Omni, kaya tutulak na nga sila dito. Pero ipapain niya yung sarili niya rito. Talking about this Inverse to. Nalaban na sila. Opo! Ayan na. Eto na yun, mga sir, the fight that will dictate the game. Sa likod, Lucify goes down. Wala nang buyback yan. Mega kill for Psyonix. Napaaga yung talon niya eh. Wala siyang apport doon nung tumalon siya. Mag-isa nga lang siya ron. Yamaguchi, tumalon din. And yung dalawang support already down. Next on the list, eto si Sach. Pero yung Juggernaut, mapatay nila itong Timbers to auto buyback din.
Sonic Wave and Nando Will Fall. Doon natapos ang Mami ng Neon Esports dito, Sims. Ito, itong after nung, itong pinanood kong game na to, dito ko nakitang medyo kapos pa sa XP to sila Nando kasi malamang siguro kulang pa sila ng practice sa mga games nila kasi okay na eh, okay na yung mid to early game to mid game kaso nakulangan sila ng control pagdating ng late game. So guys, ayan na yung ating first game dito. Maganda naman actually pinakita nilang performance early to mid game nga sabi ni Seb Kimo. Pero malaki aasahan natin dito, Seb. Palag-palag to sa ibang mga qualifier. May potential naman, may potential eh. May future. Siguro many games lang kailangan maglaro ng maglaro. Nakita naman natin doon yung usual Nando na mabilis mag-farm, tapos siya, maganda yung mid lane niya, nakokontrol niya naman. And then yung Lucify pre. Maganda yung performance ng Lucify dito. Yun yung bubuhay kasi sa inyo buong early at mid game sa totoo lang ko yun yung 4. Kung paano magre-react yung 4 niyo pati yung mid player niyo. Kasi nakaka-farm eh, nakita mo naman eh. Kahit nahirapan nung early na 0-2 si ano, 'di ba? Na 0-2 yung Tinker. Kaso nakaka-farm siya bigla nung nagka-travel, nagka-BOT, nagka-ano agad, nagka-dagger agad. Kasi so, nga yung ginagawa ni Lucify na space para sa kanila. Sobrang laki oh. Sobrang big impact. So that's it guys, game number 1 Seb. Maraming salamat sa pag-guest natin dito sa ating Kokas. Moro. Oo, medyo paglibre. Sige, ano lang ako eh, manonood pa kasi ako nung sa kabila eh. Papanoorin ko na yung part 2. So, kung meron ka bang gustong i-promote yung... dyan, tsaka i-shoutout, Seb, bago tayo mag-break dito? Siyempre, alam nyo na, i-follow nyo lang yung ano ko, yung Twitch channel ko. May Twitch channel ako, which is ano yun, twitch.tv/xctn_leomic. Alam nyo na yun. Or click nyo lang, nandyan yung pangalan ko, yung mga nanonood. Ipo-post ko yung mukha ni Kuya Erlwin dito. Yeah. Siyempre, yan. Pag-linik niyan, makikita niyo diyan, pwede niyo makita yung channel ko. Tsaka like niyo rin yung page namin, yung Execration. Subaybayan niyo rin yung mga paglalaro namin ng tournament. Medyo tumatalong pa kami, pero okay pa naman yung result namin, tingin ko eh. So, good luck bukas, Seb. Good luck bukas sa inyong ESL 1 Hamburg na laban. Salamat, Kuya Nick. So, salamat ulit, Seb. Kain na rin ikaw. And we will be right back naman sa ating game number 2 dito sa Wombo Combo. Stay there. We'll be right back. Okay, salamat.